Seek ye first the kingdom of God, and everything will be added on to you. Darating yung mga gusto mo. Darating kahit yung hindi mo hinihiling, ibibigay niya sa iyo. Lahat ng ito ay mahalaga pa rin. Pero unahin mo siya. Seek Him first and everything else will follow. Yun nga daw ang ibig sabihin ng pag-unlad. Hindi lang sa negosyo, sa trabaho, sa negosyo. Kahit sa relasyon na inaalagaan mo. Kahit sa buhay mo. Kahit sa pagkatao mo. Gusto mong umunlad? Gusto mong mag-flourish? Unlad! Unahin natin lagi ang Diyos. Unlad. Kaugnay ng tithing, ang mga Hudyo, offering their first fruits. Meron silang first fruits. Ulitin nga po natin, first fruit. Anong pururot? First fruits. Kung ano yung unang bunga. Ayun. Namunga yung guyabano. Gusto mo, tinabunga. Ay, teka. Kay Lord muna. Ayun. Unang anak, lalong-lalo na paglalaki, the best. Panganay na lalaki, ialay kay Lord. Anak ng hayop na inaalagaan, iyan. Unang anak. Kaya, maganda yung tithing eh. Kaya, maganda yung first fruit offering eh. Bakit? Kasi parang, yung 10% ko, Lord, ito para sa'yo. Kahit mangailangan ako ng pera, kahit mangailangan ako ng panahon, hindi ko gagalawin ang pera at panahon na laan ko na para sa'yo. Kaya maganda yun eh. Kasi una talaga lagi siya. At bakit pa mas maganda? Kasi may risk ang first fruit. Bakit may risk ang first fruit? Eh, yung unang bunga ng guyabano, inaalay mo na. Paano pag hindi na namunga? Nga. Diba? Yung unang anak mo, naialay mo na. Paano kung hindi ka na manganak pa? Yung unang anak ng hayop, paano kung hindi na? Yun nga. Doon papasok ang iyong pananampalataya na para bang, Lord, uunahin kita. Kung ano para sa akin, ikaw nakakalam. Ikaw nang bahala sa akin at sa pamilya namin. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So dapat ganun. Meron nga akong napakinggan minsan eh. Ang sabi ba naman, kinakailangan daw lahat tayo may financial finish line. Ano yung financial finish line? Yun bang mag-iipon ka? Tapos meron kang projection. Ito ang kailangan kong pera. Kasabay na dyan syempre, nakapagpatayo ka na ng bahay, nakabili ka na ng sasakyan, merong pang health insurance na, may pagpapaaral na sa anak, maging sa mga apo. Financial finish line. Pag naabot mo na yon, okay na. Jing! Mas magbibigay na ako, mas magsaserve na ako, mas tutulong na ako, mas magpapakabuting tao na ako. Again, yung financial finish line, huwag mong isipin sa pera lang yan. Sa lahat yan. At kapag nakamit ko na ang lahat ng yan para sa akin at sa pamilya ko, ay, asikasuhin ko naman yung mga dapat na gawin ko bilang isang Kristiyano para sa Panginoon ko. Sa unang dinig, parang maganda. Pero naisip ko, eh di ganun pa rin. Si Lord huli pa rin. At kailan darating yung finish line? Eh susulpot lagi. Eh finish line. Susulpot yung iba mong pangangailangan. Ay, sige, hindi lang pala ito dapat kong ipunin. Meron pa. Ah, dige, di ba? At kung yung huli ang ibibigay mo sa kanya, tama, ang huli man, naihabol din, pero huli pa rin. Huwag kang magdakda ng takdang araw na kapag dumating ang takdang araw na ito, Lord, ang lahat na ibibigay ko, unahin nga kita sa buhay, sa puso ko. Huwag! Huwag yung takdang araw, kundi yung araw-araw, unahin mo ang mga para sa Panginoon sa iyong buhay. Kung kinakailangan tumulong, kahit hindi kasama sa budget mo, tulungan mo, nangangailangan eh. Kung makatok ang Diyos sa puso mo, kung kinakailangan mo mag-donate, kahit na papaano, ay, hindi ko alam kung babalik ito, ha? Kailangan ko rin ng pera, pero sige, kailangan eh. Kung kinakailangan mong kausapin yung tao, kahit busy ka, sige na nga, kahit busy ako, kakausapin kita, kasi may problema ka eh. Yung doing, giving some extra mile, yung ganun ang hinihingi sa Panginoon, and I tell you, mas marami tayong biyayang matatanggap ngayon sa mga susunod pang panahon. Kapag kalkulado lagi ang binibigay mo sa kanya, kalkulado rin ang ibibigay niya sa'yo. Pero wag mong bilangin! Go on lang! Ang mga pag-isikap, sakripisyo, at pagbibigay na gagawin mo, sinisigurado ko sa'yo, mawiwid lang ka.
hindi mo mabibilang ang mga blessings, spiritual, financial, material blessings na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, mga kapatid, ha? Tumulad tayo dun sa dalawang babaeng balo. Kahit hirap, magbigay. No one is so poor that he cannot anymore give. Kahit konti, may bibigay ka. Di lang pera. Kailangan mo pang magbigay ng pangunawa? Sige. Kailangan mo pang magbigay ng pagkapatawad? Sige. Kailangan mo pang magsakripisyo? Oh. Maging tulad tayo ng mga disipulo. Iniwan ang lahat para kay Kristo. Iwan mo yung pride mo. Iwan mo yung comfort zone mo para makatulong ka sa ibang tao. Maging tulad tayo ng mahal na ina. Inabandon na ang personal na plano niya para matupad ang mas magandang plano ng Diyos para sa kanya. Be like these people! Maging komportable kahit sa mga uncomfortable situation na beyond our control. Hindi according to our plan. Yung bang masasaktan ka kahit konti sa pagbibigay. At sa mga pagkakataong ganito, mas lilikha ang Panginoon ng milagro. Kasi hindi mo mamamalayan, ay, bumalik na. Hindi mo mamamalayan, ay, nagawa ko. Hindi mo mamamalayan, ay, nakamit ko sa kabila ng kakulangan mo. Kasi inunan mo ang Diyos sa buhay mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lahat naman siguro nag-aambag. Pero may mga ibang nag-aambag, mag-aambag ng 1% para sa ikabubuti ng pamilya. Ang inaambag naman para sa ikasasama ng pamilya ay 99%. Nag-aambag ka pa. Diba? Gusto natin na maging okay at maayos ito. Pero nag-aambag pa tayo. Tandaan po natin. Mga mister ang sinabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo. Mga mister, mahalin ninyo ang misis ninyo na tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Mga misis, ang mga mister ninyo ay ikalang. Para sa mga anak, ang mga magulang ay inyong ikalang. Nasa 10 utos yan. Para sa mga magkakapatid, bear with one another. Ito yung ambag natin. Actually, kung ito lang, pinaka-basic ito. Kung ito lang gagawin natin, magiging very okay ang pamilya. Yes, tama, kailangan ng pera, kailangan magnegosyo, kailangan magtrabaho. Pero madaling magnegosyo, madali ang pera, kahit na mahirap magtrabaho. Sabi ko nga, ang mapapagod lamang ay katawan, pero inspired lagi ang kalooban. Ayos yan, kayang-kaya ang lahat na ngayon. Ay, may pahabol pa! Mga mister at mga misis, sasabi ng Panginoon, iiwan ng lalaki, and so it's applicable din sa babae, ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa. Ibig sabihin noon, mula nang kayo magsama bilang mag-asawa sa mata ng Diyos at ng tao, dapat mas pinahalagahan ninyo, mas una sa prioridad ninyo sa lahat ng tao, yung asawa ninyo at ang pamilya ninyo at hindi ang pamilyang pinagmulan ninyo. Hindi yung alam mo nang mali ang nanay o ang tatay mo, pero mas kinakampihan mo pa siya kesa sa asawa mo. Eh hindi magiging okay ang pamilya kapag ganito. So ano ang ambag natin? Sana lang, kung nag-aambag tayo, hamak na mas malaki yung inaambag natin para sa ikabubuti at hindi para sa ikasasama. Kasi, lahat naman siguro nag-aambag. Pero may mga ibang nag-aambag, mag-aambag ng 1% para sa ikabubuti ng pamilya. Ang inaambag naman para sa ikasasama ng pamilya ay 99%. Nag-aambag ka pa. Diba? Huwag po nating pagbabalik na rin yung dalawa. Wala namang perpektong tao. Sigurado may magagawa at may magagawa tayong mali. Magkakaroon tayo ng pagkukulang. Pero siguraduhin natin na ika-cancel out yan ng ating napakaraming ginagawang kabutihan at not the other way around. Ngayon, kung lahat naman ay ating ginagawa at wala tayong nakikitang maganda pang resulta, ang ibig sabihin lamang po nun, maaaring yung iba ay hindi nag-aambag pa. Gusto mong maging maayos ang bansang ito, pero marami namang tao ang hindi nag-aambag
magandang ambag nila sa bansang ito. Gusto mong maging maayos ang pamilya, lahat binibigay mo. Pero may iba kang kapamilya, ang mas iniisip ay ang sarili nila. Pag ganon, talagang matatagalan ang resulta kahit na tayo tulungan ng ating Panginoon. Kasi it should be a group effort. Pero wag po tayong mag-alala ha, kasi hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng ating ambag. Katulad ng sabi ko noong isang linggo, sino ba talaga ang nawawala ng dangal? Yung gumagawa ng masama o yung ginagawa ng masama? Actually, ang nawawalan talaga ng dangal, hindi yung ginagawa ng masama, kundi yung gumagawa ng masama. Kaya, sa anumang samahan, maging sa pamilya, kapag tayo nag-aambag ng full force talaga, mawala man pa ang resulta, magkulang pa man ang resulta, hindi tayo ang nagsasayang sa ating ambag. Wala tayong sinasayang. Ang nagsasayang ay yung walang ibinibigay na ambag o kulang ang ibinibigay na ambag. Pag nagaganon, mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Sapagkat gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan upang ang lahat ng ating mga ginagawa at inaambag ay hindi masayang. Lalong-lalo na kung patuloy natin itong binibigay sa kabila ng kulang o wala sa ating ibinibigay. Sapagkat lahat ng pagbibigay ay maganda, pero wala nang mas gaganda pa sa pagbibigay ng patuloy na ginagawa kahit wala o kulang ang ibinibigay na ambag pabalik sa kanila. In the same vein of thought, lahat ng kasalanan masama, pero wala nang masasama pa sa kasalanan naghahadlang o pumipigil sa inaambag ng iba na kabutihan. Mas patindi ang singil ng Panginoon sa ganyan. Ito po sana, mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang.